Ako po ay lumapit kay Sir Ben Tool po sa Beta Kilos Pronto. Dahil po ang aking motor po ay nawala sa parking area na sakop po ng Asiana noong February 12. Napakatagal na po inantay ko. Na doon nga po nakipag-cooperate sila pero ang pag-respond po nila ay napakatagal. Apektado na po ang aking hanap buhay, nakompromiso yung livelihood ko dahil yung motor po ay gamit sa hanap buhay. Ang sinasagot lang po lagi sa akin ni Sir Brick, wala pa daw po update yung management. Yung pag-iimbestiga nila, napakatagal, higit kumulang 1 month. Yung anak ko po kasi may gamit po. Ngayon, yung time na lalabas na yung anak ko, yung guard po na on duty, hindi siya gumawa ng spot report sa pangyayari. Pinagantay niya anak ko ng 4 na oras na umiiyak na yung bata na walang ginawang aksyon. Kung sino pa yung guard na nag-ship na pumalit, yun ang tumulong. Ngayon, pagdating namin doon, punta kami sa sukat. Nagkataon na yung pagpunta namin na 8 a.m. doon sa company ng Asiana, parang yaki day naman daw, walang opisina, holiday. E di balik na naman kami kinabukasan. Yung pagbalik namin na yon, pinapunta kami kay Ma'am Selina, dahil mihingi kami ng na CCTV, ano, ang sagot niya po, walang CCTV. Tapos daw po, meron daw po CCTV, malayo na daw po. Hindi na daw po makukuha. Sa sitwasyon ko naman po, napaka-unfair sa akin kasi ilang pabalik-balik na po doon, walang nangyayari, walang laging updates. Gusto ko lang naman mangyari, bigyan nila akong talaga kasiguraduhan kung kailan. Yung mahirap yung lagi ako nag-a-updates na puro ang sagot sa akin, wala pang updates ang management. Okay, February 11, 2019, nag-park ang anak ni Jennifer sa parking ng Asiana Open Parking sa Paranaque. Nang kukunin ang motor ay wala na ito doon. Hindi rin daw alam ng guard ang duty kung anong nangyari. So, kasama natin, ano? So, kasama natin ngayon si Jennifer Fernandez. Alright, Jennifer. Yung motor ninyo nakaparada sa Asiana Open Parking, na ilabas. Opo. Meron kayong ticket. Opo. Sa ticket na yan, magkano binayad ninyo? Wala pa po. Paglalabas ka pa lang po, doon ka pa lang po magbabayad po. Paglabas? Opo. Pero binigyan kayo ng ticket, na pinakita ko kanina. Opo, paglalabas ka na, magbabayad ka na, isusurrender mo na po yung alright, ticket. Alright, susurrender mo ticket. Opo. Hindi mo makalalabas yung motor, kala kang ticket. Opo. Alright. Pero may sinasabi, pag lost ticket, ano tawag dito? Lost ticket, babayad ka ng 200 pesos. Opo. Well, itong problema natin sa mga open parking eh. Ikaw na nagpa-park, ikaw, sila ang kumikita sa iyo. Pag nawalan, wala silang pananagutan eh. Kaya dito sa parting to, medyo hinahanap natin yung bottom line kasi may mga kongresista sinubukan maglabas ng batas sa hindi pwedeng sabihin ng parking wala silang pananagutan sa parking lot. Eh, kung ikaw ila, may gwardiya pa sa parking? Meron po. Tapos na ilabas? Opo, may cashier po, saka gwardiya po. Okay. Well, basahin ho naman ito. Naghain ang panukalang batas si Senator J.V. Ejercito, Senate Bill No. 2044 na Parking Space Regulation Act of 2018, nag-uutos na magkaroon ng standard parking fee na ito, yung fee na ito is 100 pesos sa unang sa namang establishmento. Dahil dito, pananagutan din nila sakaling mawalan sa sasakyan ng kanilang mga customer. Mm-hmm. Ayan, ang sinasabing panukala ay batas, ano? Okay? Kausapin muna natin si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, ay babalik ko kayo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Bentul po. Magandang gabi po sa mga kumbayan. Sumaybay ng Vita Kilos Pronto. Yes, sir. Ito, Attorney Batas. May parking lot na open parking, babayad ka pagkatapos nawala yung motor na ilabas at kasalukuyan, babasahin natin, walang pananagutan daw yung parking establishment o yung may gwardiya at may booth sa motor na nawala, na ilabas. So, sa ganitong may panukala mga batas na wala talagang malinaw na pananagutan yung accountability and responsibility ng sinasabing parking lot pag may nawala. Kasi parang lugi rito mga nagpa-parking, ito ba eh? Specifically, mahahabol ba natin dito ang parking lot na to, open parking, na kumukuha naman ng bayad, may gwardiya naman, pag nawala o may nasira sa loob ng parking lot? Well, alam mo, isang napaka komplikadong sitwasyon yung inilalahad mo ngayong suliranin sa ating sambayanan, Ginoong Bentul po. Mm-hmm. Pagkat kung mapapansin mo, yung iyong
pahayag kanina, ang nababanggit mo ay panukalang batas hanggang sa kasalukuyan. Maalala natin na noong buhay pa ang original kumpanyero, si Senador, Cayetano. Cayetano, mm-hmm. yung ama nitong mm-hmm. dalawang Cayetano ngayon na nasa mm-hmm. Senado. Eh, nagpanukala na siya na ganyang klase. Pero alam mo, natalo, Ginoong Ventulfo, mga kababayan, yung panukalang batas mula pa noong unang panahon. At sa aking pananaw, matatalo pa rin yung panukalang batas na yan ni J.B. Hersto sa kasalukuyan. Dahil napakalaki ng lobby ng mga may-ari ng mga parking lots, ng mga parking spaces, mga parking units dito po sa ating, dito sa lalo na sa Kamaynilaan. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, Ginoong Ventulfo, mga kababayan, yung binabanggit mo, ang mga parking areas na yan, mayroong ticket na inilalabas sila mm-hmm. upang mapatunayan na nagparada, nagparking mm-hmm. yung isang mm-hmm. may-ari ng motor mm-hmm. o yung may-ari ng sasakyan. Hindi po pwedeng ilabas yung motor na yan o yung sasakyan na yan habang hindi sinusurrender ng may-ari ng sasakyan o may-ari ng motor yung parking ticket. Yun ang Ventulfo, mga kababayan. Tatanong dito sa sitwasyong binabanggit ng ating nang kanya nang nagdulog sa atin ang suliranin. Aba, eh, nakalabas siya. Inilabas ang kanyang sasakyan bagamat hindi siya ang naglabas at obviously, hindi pa niya ipinesuro-surrender yung parking ticket. Mm-hmm. Maliwanag na may kapabayaan dito yung namamahala o yung may-ari ng parking space. May tawag dyan sa Kodigo Civil. Ginoong Ventulfo, mga kababayan. Yung tinatawag nating the diligence of a good father of a family or yung tinatawag na officious manager. Ano yung diligence of a good father? Diligence of a good father of a family. Ang sinasabi po ng Kodigo Civil dyan at ng mga desisyon ng Korte Suprema, pagka ang isang bagay ay naipagkatiwala sa isang tao o sa isang negosyo, yung pong nagpapatakbo ng negosyo o yung taong pinagkatiwalaan, ay may tungkulin na pangalagaan mm-hmm. yung pinagkatiwala sa kanya bilang isang ama na nangangalaga mm-hmm. sa kapakanan at kaligtasan ng kanyang tahanan. E may dito sa sitwasyong ito, napakalinaw ng sinasabi ng ating complainant. Nabigyan siya ng parking ticket. Nasa kanya ang parking ticket. Nailabas pa ang sasakyan, ang motorsiklo, bagamat nasa kanya pa ang parking ticket. Mm-hmm. Sa kanyang sitwasyon, bagamat merong disclaimer yung parking space owner mm-hmm. na wala siyang pakialam pag may nangyari sa sasakyan, kung pwede siyang papanagutin sa kanyang kapabayaan. Hindi niya ginanap ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting ama ng isang pamilya upang pangalagaan ang mga bagay na pinagkatiwala sa kanya. Okay. Attorney, yung bang sinasabi ninyong ganyang analogy, hanggat walang batas na talaga nag-uutos sa kanilang pananagutan talaga, pag nawala o nasira sa loob na pangangalaga ng parking space na yan, eh talagang mayroon talagang legal na statement or batas na malinaw na sa anumang mga nawala or nakarnap or na itong motor na nawala sa loob ay pananagutan ng parking space na yan, eh ito'y parang magsasampa kayo ng kaso sa pamamagitan ng parang negligence? Mm-hmm. Negligence? Negligence. Ginoong Kentulfo, mga kababayan, bagamat ito'y civil negligence, mm-hmm. o kaya ay yung pinatawag na kababayan, ang ibibigay na pananagutan ay danyos perjuicios lamang, mm-hmm. eh, meron pa rin pananagutan. Mm-hmm. Yan kaya may-ari ng parking space na yan. Mm-hmm. Ang problema lang dito sa ating bansa, mm-hmm. Ginoong Kentulfo at mga kababayan, una, yung ating mga kababayang nawawalan ay kadalasang hindi na nag-i-interes na habulin yung kanilang karapatan diyan sa tinatawag nating diligence of a good father of a family. Mm-hmm. Masalimuot kasi nawalan na nga pagkatapos mm-hmm. Magsasampa pa ng kaso at magbabayad pa ng mga legal expenses, judicial expenses. Yun yung isang nakakainis yan. Dapat meron mm-hmm. isang tanggapan ng gobyerno mm-hmm. na lalalangin ng batas upang sa ganoon magkaroon ng isang specialized agency na ganyan lamang ang gagawin para maging mabilis ang pag-ahabol at hindi ito masasakupan ng teknikalidad ng mga hukuman, Ginoong Ventulfo, yung mga babayaran
Okay. Filing fees and legal fees. Pero okay, wala pa yun sa kasalukuyan eh. Okay. Yun ang masakit na katotohanan. Okay. Kaya marami sa ating mga kababayan nawawala ng gana. Mm. Nahabulin yung pananagutan yan, okay, ng mga may-ari ng parking spaces. Ito naman, Attorney Batas, ano, ito ay medyo tanong ko lang dito. Ano ho magagawa natin dito sa pobreng lumapit ho sa amin? Parang nakatali ang kamay natin dito. Ako naman gusto kong tulungan pero obligahin eh sa legal na aspeto na lang tingnan natin dito. Eh ano hong dapat gawin tulad ho nito? Kasi naawa ho ako rito eh. Pumunta sa amin, sinubukan ko na para ipresenta sa taong bayan. At sa pamamagitan ng inyong ito'y pananaw, legal, ito'y sabihin natin, sa iyong legal na pananaw, anong ipapayo natin dito sa kanya? Well, ang ipapayo po natin sa ating komplena at sa mga ganito po ang sitwasyon, aba eh, habulin po ninyo at pursigihin ang inyong karapatan bilang nagtiwala doon sa may-ari ng parking space. Alam ko pong mahirap, alam ko pong medyo gagastos pa kayo. Pero ito lamang po yung natatanging kaparaanan upang mahabol nyo ang inyong karapatan. May tampok ninyo ang inyong karapatan at mapanagot yung mga may pananagutan. Siguro magkakatulungan na lamang po ang batas at ang bitag-kilos pronto upang makatulong sapagkat kung pwede po tayo magsamba ng isang class shoot dito upang magkaroon ng tuldok itong ganitong issue na hanggang sa ngayon ay nakabalag, nakabitin pa sa balag ng alanganin. Dahil doon po sa mga batas na ayaw ipasa ng mga mambabatas, ayaw ipasa ng mga kongresista at mga senador hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga po, kung inyong mamarapatin, aba, tulungan po natin itong tao ito. Bagamat masakit po talaga sapagkat medyo may mga gastusin pa rin akong nasisilip dyan, lalo na yung filing fee. Of course, kung makakakuha yung complainant natin ng pagpapatibay ng kanyang barangay na siya isang mahirap lamang at walang kakayanang tumustos sa mga ganitong klase ng usapin, papayag po kasi ang hukuman dyan, so tinatawag natin pauper litigant. Ano ba yung pauper litigant? Isang tao may karapatan, naiurakan ng kanyang kapwa, pero dahil sa kahirapan, hindi siya makapagsampan ng kaso. Mahihintulutan siya kahit hindi makapagbayad ng mga filing fees sa umpisa ng pagsasampan ng kaso na mag-file ng kaso laban dyan sa may-ari ng parking space o doon sa tao nakagawa sa kanya ng dangerous permissions para mahabol niya ang kanyang karapatan kahit hindi pa siya nagbabayad ng mga filing fees. Pero kailangan mo ng patunayan sa pamamagitan ng barangay certification na siya ay isang mahirap, indigent, sa kanyang katayuang pang-ekonomiya. You know, Ben Tulfo. Alright, Attorney. Maraming salamat. At siguro magtutulungan tayo rito. Hindi ko maintindihan kung lapitan yung mga mambabatas na to. Parang yung mga batas na yun, wala naman, puro butas-butas eh. As maganda siguro talagang buuhin na yung batas na yan at talagang implementan na. Sabi niya, matagal na yan. Kay the late Senator Cayetano pa. Ay pagkatapos wala pa rin nangyari. Eh hanggang kailan kaya magtitiis itong mga kababayan natin na nagaganitong klaseng mga ito'y problema na ginagawa ng media pagkatapos hindi naman nasusolusyonan kasi kumbaga bungi yung batas natin dito pagdating. Nasabi niyo nga. Bungi ang batas na may kinalaman sa mga itong sitwasyon at ang masakit na katotohanan, binungi yan ng mga may-ari ng mga parking spaces kasama na yung mga may-ari ng mga malalaking malls na siyang tunay natatamaan yan pagka naipasayang batas na yan. So, ayun. Well, magtutulungan po tayo dyan. Bibigyan natin ang pagkakataon yung nag-complain sa Bitaculos Pronto. Siguro po, patunguhin na lamang ninyo sa tanggapan ng patas. Bibigyan natin ang sulat para makahingi tayo ng Certificate of Indigency doon sa kanyang barangay para maumpisa ng kaso kahit wala siyang binabayaran sa usgato. Ayun, sige. Attorney, kami nagpapasalamat sa inyo dahil kayo'y talagang kakibat namin at dito sa parting to. Eh, magkabakas tayo pagdating sa serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po, Ginoong Ben Tulfo. Karangalan po sa batas na makasama kayo, Ginoong Ben Tulfo, at ang Bitaculos Pronto sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Mrs., ganito na lang. Tutulong na lang tayo rito. Bagamat medyo komplikado to, ano? Simpleng komplikado na bungi yung sinasabing batas. Maraming satsat ng satsat. Hindi mahirap noon pa man. Nakainkwentro na namin to.
na yung mga may mga lugar ng mga parking space na paborito ng mga carnapper at mga paborito ng mga tumitira ng mga motor at na-identify yan. Ito ba yung nasa Pasig? Sakop po siya ng Paranaque po yan. Eh, parang, yeah, kasi nung araw, palaruan itong mga parking space yan tulad ng Metro Parking. Paboritong paborito yan, nawawala. Mga paboritong motor, Kawasaki, Honda, Yamaha. Alam na alam kung saan napaparada kayo mga pobre pagdating sa Ortigas. Dito lang sa Paranaque, medyo bago sa akin to. At kuminsan, sa Pasig, palaruan yan eh. Alright, pero gawa na natin ng paraan. Kami tutulong sa iyo. Papupuntahin natin, tasamahan namin kay Kibatas para gumawa ng sulat. At pagkatapos sa Certificate of Indigency na hindi ka na magka-file, subukan lang natin hamunin itong batas na to. Kung kinakailan siguro, bisitahin sa JV Ejercito at kung sino yung counterpart sa sinasabi sa Kongreso natin, hoy mga mambabatas! Gusto nyo palang manalo, ha? Ay, baka matalo kayo pag napahiya kayo sa amin. Kaya magpakitang gilas kayo. Pronto!